Good day mga sir. So for today's vlog, magpapa-replace tayo ng latch system ng ating sasakyan. Dito tayo pumunta sa cold line. So malayo na, hindi natin siya tanaw. So andyan lang yan sa Banawe. So nakabili na tayo ng original na ito, latch disc. Ang maker din ng OEM parts is XCD. Original din siya. Ito na kasi yung mga bagong release eh. Wala na yung may diamond logo o yung Mitsubishi logo. BSP na yung nakalagay nila. So guys, kung natatandaan nyo yung dati nating vlog, dito tayo nagpa-maintenance ng brake natin. Si Boss Budel, ating mechanic. Encounter kasi natin is kapag nari low gear, second gear, kapag tumaas na yung RPM niya, may maingay sa ilalim o parang kumakaskas, tapos hindi na masyadong humahatak o bumibilis. Ganon din sa third gear, basta pagka yung RPM mo is umabot ng 2500 pataas, may maririnig ka na naingay. Ngayon kasi malamig pa yung makina, wala siyang ganong sound. Pero pag mainit na, lalo na pagka mainit ang panahon, mabilis uminit yung engine. Siguro dun ko siya nararamdaman. Yan, katulad yan, ayan, meron nagsasound. Fourth gear, tapos sa nag-low RPM ka, kumbaga hindi matching yung rev mo, yun merong parang kumakaskas na bakal. So yun, hindi ko alam kung ano yung nagkakos nun, pero ang sabi nung iba, dahil daw sa replacement parts yung naka-install. Yun yung parang clanking naman, clanking sound. So ngayon ang gagawin natin na combination, original na clutch disc, tapos replacement na yung pressure plate na gagamitin. Pero Japan yung gagamitin natin. So meron din naman mga feedback na maganda dun sa XCD Japan. Yung double spring na tinatawag nila, maganda daw, pero ayoko naman isugal yung dahil lang sa feedback ng iba. So para isang bukasan na lang, genuine na lang na clutch disc yung gagamitin natin. Yan guys, papunta ngayon tayo sa Commonwealth kanila Joshua Van. Na-vlog na natin dati yung auto supply nila, yung kasama din ng mga mechanic doon. Nakausap ko na yung mechanic, ang problema wala silang original na clutch disc na genuine parts ng Mitsubishi. So meron lang sila doon is replacement na XCD. So ngayon punta muna ako ng Banawe para tumingin ng genuine na clutch disc. So nag-canvas din ako, price difference kasi ng original na genuine parts lahat. Kapag binili mo yung clutch disc tsaka pressure plate, urig, 6,200 pares. So wala pa yun yung pilot bearing tsaka yung release bearing nya. Pagka naman bibili ka ng replacement o yung XCD na Japan, nasa 4,000 lang yung price nun, kasama na yung bearing dun. So ano ba yung mga kailangan kapag magpapalit ka ng clutch system? So yung clutch disc, pressure plate, yung bearing, dalawa, yung release bearing tsaka yung pivot bearing. Tapos optional yung ano, yung clutch fork, yan optional. At saka kung merong imamachine shop, yung isa rin yan sa optional. Kalimutan ko yung tawag.
So ngayon punta muna tayo ng Banawe, titingin tayo ng clutch disc na Urig. So mga paps, nandito tayo sa Banawe. Then dito tayo pumunta sa Colt Line. So malayo na, hindi natin siya tanaw. So andyan lang yan sa Banawe. So nakabili na tayo ng original na ito, clutch disc. So yun yung part number niya. Open natin. Ang kagandahan lang dito ito. Double spring to. So yun yung OEM na genuine parts. Tapos yung ipapalit natin na pressure plate saka yung mga bearing is Japan replacement, yung XCD. So kung makikita nyo, XCD din yung nagawa. Ang maker din ng OEM parts is XCD. So kung bibili kayo ng XCD na double spring, maganda rin siya. Siyempre kanila din gawa yun. Pero iba kasi yung dinidistribute sa mismong Mitsubishi. So pagka ganito ang mga BSP, ibig sabihin yan, yun yung mga original parts nila. Kaya ito na kasi yung mga bagong release eh. Wala na yung may Diamond logo or yung Mitsubishi logo. BSP na yung nakalagay nila. So yan na tayo doon, kanila Sir Joshua. So nandito na tayo sa Joshua Van Beans Auto Supply. So guys, kung natatandaan nyo yung dati nating vlog, dito tayo nagpa-maintenance ng brake natin, no? So yung mga auto supply dito, tabi-tabi naman, ayan. So kaya sa parts, walang problem. Tapos tabi lang sila ng Rusi bago ka dumating ng tile depot, ayan. Tapos yung nasa kabilang side, St. Peter yan, ayan, St. Peter Church. So nandito sila sa tapat mismo ng waiting shed o yung bus stop. So ayun yung batasan sa kabila. So kung galing ka ng elliptical, yu-turn ka doon sa batasan road bago ka makarating ulit dito. Antayin lang natin yung mekaniko. So ayan guys, nakalip na. So kakalasin hanggang ano yan eh. Mula transmission hanggang dun sa propeller, sa differential. Kaya medyo mahaba-haba at mabigat-bigat na trabaho din. Pero guys, dito mura lang maningil, promise. Sasabihin ko sa inyo mamaya kung magkano yung singil nila sa labor. Sobrang baba lang. So, ang price range nyan sa iba, siguro mga 2,000 hanggang 2,500, ganun. Makakalok. Pero makapal pa. Oo nga, no? Single spring? Single. Oo. Yun ang dumi na ito. Nabili namin, ganyan na eh. Yun na yung nakakabit eh. Yung nabili mo, double? Oo, oh, double. Sibali ako wala ko. Baka ito nakalagay nyo, oh. Pressure plate. Release bearing. Ibang release bearing yan. Ibang nakalagay pa. Parang maliit na lang. Kaya iba daw. So, maiksi. Dalawa ko double spring. Single spring. Pero makapal po. Yan. Entrance, saka meron siya.
Grasa ba? Grasa. K4. Ito. Si Boss Rodel, ating mechanic. So, sinasampa na yung ating transmission. So, ito yung mga pinalitan. Yung clutch fork. Yung release bearing. Ayan. Yung clutch disc na single spring XCD. Saka yung pressure plate. Although makapal pa yung ating clutch disc, no? Pero nagkukos kasi ng ingay yan, eh. Yan kasi yung mga feedback dun sa mga single spring. Okay guys, napalitan na, no? So sabi yung hatak parang sedan. Iba pala yung performance. So nakausap ko naman yung mekaniko natin na si Sir Rodel. Yun, mga ginagawa niya naman yung XCD lang na Japan replacement. Okay din naman daw. Pero dito, naninigurado na tayo. Sulit na sulit pa rin. Magkano lang naman ang itadagdag mo kung mag-original ka na clutch disc tapos replacement na yung iba. So, sa ngayon, pagka-start pa lang, iba na yung tunog. Sobrang tahimik. Wala masyado yung mga vibration. Tsaka nawala yung parang tumutunog na hélice na kumakalampag. Tapos ngayon, may power. So, tapos katulad nito, naka 4th gear ako, low RPM. Wala yung naririnig ko na ingay na kumakaskas. So kahit low speed lang siya, less than 2K yung RPM, wala yung kumakalus ko sa ilalim. Ayan, naka kwarta ako. Tapos pag pinirit ko, pag matasa yung RPM, umiiyak yung dati. Parang may kumakaskas din pag high RPM. So kailangan may rev matching pa siya dito. Sulit na sulit. So, napakagandang ng pagkakagawa. So, recommended yun si Sir Rodel. Yun guys, maraming salamat. So, far, yun, good na good nga. Wala tayong masabi. So, satisfied customer tayo doon. Sana magustuhan nyo rin. At kung kayo ay nagpa-plano na sigurado, mayroon din mga katulad natin dyan na si Thomas na inyong mga sasakyan. Pwedeng-pwede nyong puntahan to sa Commonwealth. So, hanapin nyo lang si Sir Rodel. Ibigay ko yung Facebook link niya sa ilalim. Pwede nyo siyang i-message. So, tulungan natin yung mga mekaniko natin na patas lumaban. So, yun. Siguradong-sigurado ako, guys. Confident tayo na pares na pares lang. So, ang binayaran ko lang sa kanya na labor, 1,400 guys, sa ibang mekaniko nasa 2,000 pataas ang singilan, kasi baba transmission, baba yung propeller, hanggang differential yung tornilyo nun. So mura yon para sa ganong klaseng trabaho. So nagdagdag na lang ako ng konti para din dun sa helper. So yun guys, ang total na nagastos natin, lahat-lahat. So, 7,700. So kasi damage yung fork, so optional lang naman yon. Pero kung gagamitin mo is yung XCD lang na Japan replacement, aabutin ka lang ng 5,000. So hindi ka pa aabutin ng 6,000. So ang mabibili mo na doon is clutch disc, pressure plate, tsaka yung mga bearing, tapos kasama na dun yung 1,400 na labor. So 5,000 meron ka ng replacement parts kasama na install. So yun, kung medyo maselan, gusto mong makasigurado, lagyan mo lang ng original na clutch disc. So medyo budget mill pa rin siya, pero mas tatagal, alam mo, mas tatagal kasi OEM parts eh, galing mismo ng Mitsubishi. So yun guys, maraming salamat. Sana nagustuhan nyo yung ating vlog. So thank you sa panonood.